So una, punta muna tayo sa website ng SSS sa employer. Login yung account. So dito sa receipt date, lalagay niyo yung date kung kailan niyo binayaran doon sa resibo. Dito naman sa receipt number, ang ilalagay niyo po dito yung transaction reference number ng resibo. So, pag sa branch po kayo nagbayad, usually letter po yung umpisa niyan. Ang susunod doon, mahabang number na. So, i-encode nyo po lahat yun. Ang kompleto. Then next, yung amount. So, yung amount na ilalagay nyo dito is kung total amount doon sa buwan na yon. So, kunwari, gagawin natin is para sa July 2020. Ang susulat nyo dito ang amount kung magkakano lang yung binayaran nyo doon sa buwan ng July. Applicable month, yun nga, ganito yung format siya. So, month muna, 07, then the year, 2020. And then, click nyo sa labas or i-press nyo yung tab pagkatapos. Pag nag-refresh siya, ibig sabihin nun, nade-detect niya yung payment na yun. Now, kung sakaling mali ang na-encode nyo na receipt number or transaction number, pwede sabihin natin ganyan, imali natin siya. Or mali din yung amount na in-encode or binayaran. Pagka-click nyo sa labas or pagka-press nyo ng tab, mag-i-error siya. Lalabas itong red. Sasabihin niya na walang ganong resibo sa system na nabayaran. So, double check niya pag lumabas itong red. Ibig sabihin, meron pong mali doon sa in-encode niyo na details ng resibo. Or, hindi pa posted yung resibo. Or, kung yung iba, kakabayad lang. Hindi pa posted yun. So, dapat po walang red na lalabas dyan. So, dapat ganyan siya. Then, sa baba, dadagdag na natin yung employees. Yung lista ng employees at kung ano yung corresponding na contribution ng taong yun. So, add employees tayo.
enter natin yung SS number ng tao. So, pag na-encode niya na yung SS number, click niya lang dito sa last name. Magre-refresh na po siya. Kung tama yung SSS number, lalabas na yung pangalan ng tao. And then, ilalagay niya na lang kung magkakano yung contributions na equivalent doon sa sahod niya or doon sa binayaran niyo. Add ulit tayo kasi dalawa yung employees nito. So, pag na-encode na lahat na employees at saka yung contributions nila, dapat po magtatali yung total amount dito sa taas at saka yung total amount dito sa baba ng mga employees. Dapat po pareho sila at match sila. So, pag okay na yan, check natin yung certify and then submit. Now, pag medyo marami naman pong employees na i-encode, I suggest na every employee na ina-encode nyo, i-save nyo po siya. Kasi dito po sa online, mayroon pong number of minutes na pag hindi siya na-refresh or hindi siya na-save, maglalag out po siya automatically for security. So baka mamaya magtataka kayo sa sobrang tagal na ini-encode nyo yung mga details ng employees nyo at hindi nyo siya na-save. Automatic maglalag out po yun. So pag matagal na at clinic nyo yung submit at bumalik po kayo sa main page or nag-error siya, ibig sabihin po nung nag-log out siya, mangyayari noon dapat ilalagin nyo siya ulit and then uulitin nyo yung mga in-encode nyo kasi nga po hindi siya na-save sa sobrang tagal. So, I suggest na once na nag-encode kayo ng employees, every employee pag tapos yung encode, i-save nyo po siya para ma-save siya at hindi nyo na uulitin yun. Sa case natin, dalawa lang siya, hindi naman siya matagal in-encode. So, pag i-click natin yung submit, okay na dapat ito. Yan. So, ito yung second page. Now, i-double check nyo kung tama yung encode nyo na amount at employees. And then, pag okay na, ipiprint nyo po ito for your safekeeping. So, ipiprint siya and then, i-confirm nyo po ito. And once na successful na po siya, ipiprint nyo rin po ito kasama nung listahan kanina for safekeeping para just in case na mayroong problema or magka-error man, meron po tayong babalikan transaction number para dun sa basis ng pag-upload nyo online. So, ganun po. Okay na po yun. Hindi nyo na po kailangan mag-submit ng R3 sa opisina or sa branch ng SSS kapag ginawa nyo po or sinubmit nyo po ito online at nag-successful po siya. Hihintayin na lang pong mag-post ito sa mga employees. So, yun lang po. Thank you.